Right. So, kumusta mga kaibigan? Well, it's me, Teacher Kevin PH, and we're back with another video. And, sa video ng to, gusto ko lang ibahagi mga kaibigan, yung na-experience ng ilan sa mga clients natin na pumupunta dito sa shop. They are, karaniwan sa kanila, no, Chromebook users. Yes. Parang ganito, yung ginagamit nilang laptop mga kaibigan. Chromebook with Chrome OS. Okay. Ngayon, anong problema? Sa mga clients natin na pumunta dito sa shop mga kaibigan, na nagpa-check ng kanilang Chromebook, bagong bili yun. Yes, mga bagong biling units from what? From Shopee, mga kaibigan. Yung isa, Lazada. I think kung hindi ko nagkakamali, meron ng apat na pupunta dito kasi sumasakit yung ulo nila because of their gadget, no? Dahil sa kanilang Chromebook. Ngayon sabi ko, anong problema dyan? Eh, working naman. Working good naman. Eh, yun ang sabi nila, working good naman, pero naiinis daw sila sa paggamit, mga kaibigan, nung Chromebook. Sabi nung isa, hindi ko magamit MS Office. Walang MS Office. Sabi naman nung isa, kailangan dapat naka-online ka. Kailangan dapat naka-connect ka sa internet. Eh, hindi naman palagi, meron akong internet. Alangan namang isama-sama ko yung wifi. O alangan namang i-hotspot ko, yun ang sabi niya. Well, is it recommended, no? Recommended ba ang mga nabibili ninyo sa online? This is not to destroy them, mga kaibigan, ha? This has nothing against with those sellers ng mga second-hand na Chromebook na with Chrome OS. Wala po, walang personalan. Gusto ko lang ibahagi to. Well, okay naman ang Chrome OS or Chromebook mga kaibigan, pero parang Android type lang din siya. Parang kumbaga tablet na hindi touchscreen, tablet na may keyboard. Yung interface niya kasi walang masyadong maraming ek-ek mga kaibigan, walang masyadong maraming animations or whatsoever. As in, pag inopen ninyo, ito lang magpapakita yung logo lang ng Chrome ang magpapakita dito. Yan. And then, magbabrowse na tayo. Karaniwang problema, hindi daw nila magamit ng maayos kasi walang MS Office. Wala talagang MS Office yan. Pwede lang natin, kasi ang pag-download dito mga kaibigan is not through installation na karaniwang ginagawa natin sa mga regular laptops na meron tayo dito sa shop, no? Dito, through Play Store pa. So, ang pwede lang na i-download dito mga kaibigan is I think yung 1:1 na MS Word, PowerPoint, Excel, and Publisher, no? Yung iba naman, pwedeng WPS yung pwedeng i-install dito. But still then, hassle to kung sakali kasi kailangan mo lagi ng internet connection. Alright? Meron ibang mga videos na pwedeng gawin itong offline, pero still then, hassle to para sa mga nagpe-paperworks, no? Hassle to para sa mga estudyante. Hindi naman only siguro, pero I think depende naman yan sa sanayan kung ng paggamit eh, no? Pero I think this one is just good for browsing. Para sa akin, this one is just good for browsing. Katulad ngayon, nagbabrowse-browse lang tayo. Wala naman tayong ibang magawa. Okay nga siya, cute na cute siya. No? Walang masyadong maraming ek-ek or whatsoever. Pero ito, sabi ng iba, limited. It's not actually limited. Hindi ka lang sanay na gumamit. No? Yan. Yung iba, hindi pa nasusundan yung mga keys or whatsoever. Ngayon, kung nasanay ka sa paggamit ng regular laptops, I do not recommend you to use this one. Okay lang to para sa mga nag-browse sa internet, nagsa-search ng project or whatsoever. Pero kung gusto mo ng isang bagsakan lang, browse ka ng project, gumawa ng paperworks, mag-regular laptop ka with regular OS na ginagamit such as Windows, no, by Microsoft. Ito, pang-browsing lang talaga. Alright? So sa mga estudyante na may halong paperwork, sa mga teachers, sa mga office workers na kailangan ng browsing, kailangan ng MS Office sa pagtatrabaho,
Not recommended. Kahit mura talaga to, mura talaga siya. Not recommended to mga kaibigan. No? This is only goods na goods, pinaka goods for browsing. Alright? So, yun lang. Gusto ko ibahagi and naway nagkaroon kayo ng idea.